So we have to be financially ready before the economic recovery happens. At nangyayari na siya, ha? Mga small signs yung nakikita natin, pero papunta na yan doon. Kaya dapat paghandaan natin. So how do we become financially ready for the economic recovery? So ang una natin dapat na gawin ay i-revisit natin ang ating mga financial goals. Ano ba yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin? Pangalawa, i-fortify natin ang ating emergency savings. Kailangan natin na i-replenish ngayon ano, yung ating emergency savings. So kung kaya mo na huwag mangutang, ay huwag mangutang ngayon. Ano? Reduce or eliminate debt. Yan yung number 3. And i-adjust natin yung ating budget. Tapos, number 5, ito yung main tip ko actually, is to buy discounted investments now. Okay, no? So yan yung titignan natin. So puntahan natin yung number 1, revisiting financial goals. So how do we do this? Sagutin natin ang tanong na, ano ba ang nagpapasaya sa iyo? Kasi kung ano ang nagpapasaya sa iyo, it will dictate how you earn, how you save, how you invest, and how you spend. Okay, so kunwari, ano ang nagpapasaya sa iyo? Ay ang success ng aking mga anak. Paano ba sila magiging successful? Kailangan makapagtapos sila ng pag-aaral. So yun yung iyong financial goal. Ang magkaroon ng pondo para sa pag-aaral ng iyong anak. So, i-dedicate mo ngayon ang iyong oras, ang iyong energy to earn, save, invest, and spend based on that financial goal. Okay? So, ano ba yung mga iba pang bagay na nakakapagpasaya sa mga karaniwang Pilipino? Ito yung ating mga common financial goals. Comfortable retirement, house, bahay, education para sa mga anak, capital for business, at saka walang consumer debt o walang pagkakautang. So, baka titingnan nyo dyan kung nagre-revolve around that yung inyong financial goals. So, i-recalibrate ninyo or i-adjust ninyo yung inyong goals. So, titingnan nyo, may nagbago ba doon sa financial goals ninyo? At ang time frame, okay pa rin ba? Baka kailangan adjust mas matagal, mas mababa. Paano natin mga habol yung lost time? Yung budget natin, baka dati ay talaga gusto natin pagkaralin sa Ateneo, ganyan. Pero baka ngayon, hindi na realistic, baka sa Lasal na lang. Ay, mas mahal pala doon. O, sa UP, di ba? Maganda yung quality of education doon at mura pa, no? Or sa mga state universities natin. Para sa akin, mas maganda yun sa mga state universities para libre. At basta punta tayo doon sa mga specialized. Okay? And then, how are we going to execute that? Kailangan i-review mo. Yung mga dating ginagawa mong strategy, are those still applicable now or not? Okay? So how to make your financial goals come true? I use the acronym SCORE, ano? So una is, you have to be very focused. So dun sa mga financial goals mo, mamili ka lang muna ng isa, no? One per year yung iyong gagawin, no? Or actually sa akin, it's about one financial goal, and that takes me about 1 to 3 years to achieve that. And be focused with it, no? Kaya talagang yun, yung financial goal. Yung ibang mga bagay could actually be distractions, okay? And then create a community, no? For that. And then mag-set ka ng reminders. So ano yung acronym ko dyan? Sabi ko nga, SCORE. Focus, S dun sa focus. Yung S sa focus ang kinuha ko, ha? Tapos community, and then reminder. SCORE, yan yung titingnan natin when we review our financial goals. So in terms of focus, ito yung center of interest or activity natin that produce clear visual definition. At lagi natin itatandaan, ha, hindi natin kailangan mag-apula dahil ang pinakamabilis na paraan ng pagyaman ay kung tayo ay magdadahan-dahan. So sa community naman, group of people having common characteristics. So, fellowship with other, sharing common attitudes, interests, or goals. Okay? So, mag-identify tayo ng mga good influence sa buhay natin. Yung mga BI, yung mga bad influence, bawas-bawasan natin ang time spent with them. Or influence natin sila para mas maganda, no? Maging good influence. Tayo ang maging good influence sa kanya. Join like-minded groups. So, meron tayong usapang pera group. So, pwede yan. Pwede kayo pumunta dyan. Marami kayong makukuha at makukuha mga informasyon tungkol sa money management. I-follow nyo yung aking YouTube at Facebook account. Tapos, pwede rin kayong makipag-contact doon sa ating usapang pera group. And then, ako rin ha, ito.
avoid announcing your goals in public. No? Yung mga sinasabi lang, uy, clean na natin yan, Diyos ko. Mas mahihirapan po tayo sa ganun. Let's work silently and pray hard. Tapos let's ask for help for those who we can trust, no? Doon sa community natin, para mas magkatotoo. Okay? And then yung last sa ating focus ay reminder. So we need to commit to action and set up prompts para hindi natin makalimutan, di ba? Para bang ito yung kapag ikaw ay nagpapakasal, nilalagyan ka ng siksing, di ba? Sabi nga ni Beyonce, put a ring on it, di ba? And that is a constant reminder for you na ikaw ay kasal. So hindi ka mangangaliwa o hindi ka gagawa ng makakasakit sa iyong partner, di ba? Ganun din yun. Kung ikaw ay nagpapapaya, maglagay ka ng reminder doon sa ref na ikaw ay nagpapabayad. So in this case, ako ang ginagawa ko ay automatic na deposit, no, from my account, bank account, na kapag ako ay kumikita, a portion of that will automatically go to my savings or investment. So prompts ang tawag doon sa mga yun. Ano? And then celebrate natin mga small wins. And we anticipate roadblocks because it's not always unicorns and stars, no, around us. Magkakaroon at magkakaroon po yan ng challenges. Kaya kailangan natin yung sinabi natin kanina, community, to help us through this. Okay? So, yun yung ating reminders. Number two, i-fortify natin ang ating emergency savings. Okay? So, sa pre-pandemic level natin, ang emergency fund natin dapat ay pre-pandemic, no, 85% of Filipinos do not have emergency savings. So, mas lalo na ngayon, di ba? Tingin ko baka nasa 95% ng mga Pilipino ay kulang ang kanilang emergency savings. Kasi yung emergency fund po ay ginamit as first line of defense. So, kung kayo po ay may pagkakataon na makapaghanap ng trabaho, i-prioritize natin makabawi sa negosyo, i-prioritize natin na maglaan para dito, no, sa ating emergency fund. Kasi kapag nababawasan natin yun, yun dapat yung una natin na nire-replenish. Okay? So ano ba yung mga emergencies? Unexpected events or something sudden with financial implications at saka may element of danger. And your emergency fund should be secure, highly liquid, and at least equal to 9 months of your expenses. So, how do we rebuild your emergency savings? So, ito yung gagawin natin, ano? So, start early. Ngayon pa lang, no? Alam ko, hirap na hirap tayo magtipid, pero mas maganda talaga ay humanap tayo ng additional source of income. Maghanap ka kahit ano, basta marangal, wala kang inaapakan, at hindi labag sa batas, ano? So, start early. Because it usually takes about 18 to 30 months to build it, no? So, yun. Tapos follow the 5-15-20-60 budgeting rule ko, no? So 5% of your income for insurance, 15% for savings, 20% for investments, and 60% for expenses. Kung mas kaya mo na mag-invest at mag-save ng mas malaki, go ahead. No? If not, mag-alap at mag-alap ka pa rin. Kahit magsimula ka sa 5 or sa 10% for savings, okay lang yan, kaysa wala. Tapos kapag ikaw ay may 13th month pay, no? At alam ko noong July at saka ngayong noong May pala, no? Noong May or June at saka sa November, ibibigay ang ating 13th month pay. Kung kaya mong itabi yan para ilagay sa emergency fund mo, go ahead, no? To be able to boost it. And then look for additional income. Spend half and save the other half para half mo i-enjoy and half ay sinesave mo. Okay? Tapos you can also do automatic savings deduction in salary for employees or sales for entrepreneurs. Okay? And then you also can ask for savings that match with your employer or family members. So kunwari kami nasa SEDPI to encourage our employees, nagkakaroon kami ng match kung sasabihin nila na magsisave sila ng 10% ng kanilang salary, imamatch namin yun ng maximum na 5%. At dahil dyan, yan na yung policy namin, ang nangyari po ay wala pong kultura ng pangungutang sa mga empleyado namin. Walang mga bale-bale, walang mga cash advance, walang mga salary loans. Lahat po ay may savings. So nag-withdraw sila ng kanilang savings kapag kailangan nila yon. Pwede nyo rin yung gawin sa inyong mga family members, ano? Sabihin nyo sa mga magulang nyo, for example, kayo, no, bagong salta na
mga kabataan at nagtatrabaho, mami, magsisave ako ng 5,000 pesos, baka naman gusto mong tapatan ng 2,500 or something, di ba? Hanggang kaya mo pa, di ba? Para may joint effort, okay? Pwede rin na yung rate of increase in savings ay dapat mas mabilis kaysa dun sa rate of increase ng expenses natin. Mas mataas yung pag, mas mababa yung mas mababa yung antas ng pamumuhay ng mabagal yung antas ng pamumuhay natin kaysa sa savings natin. Dapat mas mabilis yung ating savings. Okay? Number three, reduce or eliminate debt. So ang utang rule natin, if you can, don't get into debt. No? Kung kaya lang natin, huwag na tayong mangutang. Okay? So ito yung mga tamang gamit ng utang. Dapat ito ay ginagamit sa produktibong bagay o kumikita. Pambili ng assets na kumikita, katulad ng inventaryo, equipment sa business. Mas malaki ang kita kaysa sa gagastusin. Kunwari, bulk buying, makakatipid tayo, then tayo ay pwedeng mangutang para dyan. Makakatipid, makakadagdag sa efficiency at productivity. No? Ito naman yung mga maling gamit ng utang. Pag ginamit natin ang utang para sa emergency, magagawang bakasyon, and grande celebration, pambayad sa ibang utang, at mga speculative investing or mga scam or sugal, huwag po tayong pumasok dyan. Ano? Ayun. Tapos, kapag yung pera natin ay ginagamit natin na pambayad sa bill o mga pang-araw-araw ng pangangailangan, pampalibing, kasi naku, dapat ang pampalibing po ay galing sa insurance yan o kaya sa ating mga memorial plans. Mga huwag tayong mangungutang for that. So bago pa mangyari yon, dapat handa na tayo. No? Kaya may 5% na budget for insurance. Okay? So number four na gagawin natin to ride the economic recovery, budgeting rework. So i-revisit natin ang ating budget. So build natin yung ating emergency fund. No? So ask for savings match with your employer or family members. At gaya ng sabi ko, yung rate of increase in savings should be higher than the rate of increase in expenses. Okay? So sa pandemic budgeting rule natin, 5% yung ating budget para sa insurance premium, 10% para sa savings, at saka 85% yung pwede nating gastusin. Pero kung kaya mo na at ikaw ay naka-adjust na, what you can actually do is to go back to the 5-15-20-60 budgeting rule, which means na yung ating 5% ay para sa insurance, 15% para sa savings, 20% para sa investment, and 60% para sa expenses. Ito na, pinaka-antay ninyo. Buy discounted assets while we are on crisis, no? Ano po yung sad reality dyan? Kasi, nangyari po talaga, people with money, they take advantage of opportunities during crisis, no? Sa panahon ng mga krisis, dyan actually naglipa na ang maraming mga economic opportunities, no? Yung employment opportunities po ay they come after the crisis. Kapag naka-recover na yung economy, doon pa lang magkakaroon ng employment opportunities. So in terms of investment, during a crisis, ito po yung ating mga gagawin. Ano? Number one, you should be cash rich to take advantage of opportunities. So ang ibig sabihin yan, yun pong, bago pa, during the crisis, sana marami tayong cash na magagamit natin para pambili ng mga assets or investments na mura, no? Mura ngayon, okay? But do not enrich yourself with the misery of others. Kasi mayroong mga tinatawag na nag-distress selling of assets, mga nagbebenta ng lupa, magbebenta ng mga lahas, for example, kasi gipit, kailangan nila ng pera ngayong crisis. And you could actually take that opportunity and at the same time help. Huwag niyo pong pahirapan, huwag niyo pong babaratin naman, ha? But bilhin pa rin natin sa discounted, pero hindi naman yung talagang hindi na makatabong presyo, di ba? Na talagang mas masasadlak pa sila. Okay? Sa employment, ang gagawin naman natin kapag wala tayong trabaho ngayon, you improve your knowledge, network, and skills right now, ano? During the crisis. Mag-aral ka online, ang daming mga online courses ngayon. You can also join groups para lumawak ang iyong network at mas-spot mo yung mga opportunities
kapag bumangon na ang ating ekonomiya. Okay? And then after the crisis, investment, no? Yung binili mo ng discounted price noong crisis ay pwede mong ibenta o pwede mong i-develop. So you can sell what you bought with a discount at a premium. So mayroon na ngayong patong, ano? Or pwede mo rin i-develop. Katulad ko, ang ginagawa ko ngayon ay nakabili ako actually ng lupa, no? During this crisis. Pero syempre, hindi pa rin namin binara. Pero admittedly, talagang we got it at a very good price, okay? Yun, tapos i-develop after the crisis. Or actually ngayon, pwede naman nang simulan. Employment, be ahead and take advantage of the employment opportunities. So after the crisis na, dahil during the crisis, nag-aral ka, you improve your knowledge and skills, nagkaroon ka ng mas maraming kakilala, then you are on a better position after the crisis, kapag economic recovery na, to find the employment that you deserve. Okay? So, yan po yung ating mga tips. Kung gusto nyo po ng mga social investments tips at mga leads, pumunta lang po kaya sa Vince Revisura Facebook Messenger at i-type ninyo ang SRI options. Ayan. So, sabi ni Carry On, dami ko po natututunan sa inyo, sir. Thanks very much. You are very, very much welcome. At kung gusto niyo naman pong sumali sa ating SENPI Group of Social Enterprises, pwede sa co-op o sa foundation natin, pumunta lang po kayo ulit sa Vince Revisura Facebook Messenger at i-type ang register, no, para makuha natin ang information. Ayan, okay? Ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o pakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Syempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.